Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw po mga kauntahan. Welcome to another informative episode of People's Court. As we promised you, on our year 2, People's Court will be bigger, better, and with more interesting and relevant topics. Katulad po ng topic natin for today. Ako po uli si Attorney Al Jumrani at syempre, hindi makukumpleto ang show kung wala ang nag-iisang judge ng bayan, Judge Jing Oyenco Nolasco. Hi, Judge! Hello, Attorney Al, at hello din sa ating mga kahuntahan. Welcome po ulit sa People's Court na hindi lang talaga pang legal information, pang entertainment na rin. Yes. Nasa year 2 na po tayo and we have another interesting topic for all of you today na I'm sure na marami po kayong matututunan. Kaya abangan niyo po yan. That's right, Judge Jing. And syempre, dito lang po yan sa People's Court at sa Golden Nation Network on your GSAT DirecTV. Aside from People's Court, you can also watch other worthwhile shows on GNN like Sa Barangay Tayo, Face the Nation, The Fourth Estate, Showbiz Chismax, and Millennials TV. At marami pang magagandang upcoming shows sa GNN na dapat niyong abangan. Kaya kumuha na po kayo ng GSAT para easy access sa GNN and other watchworthy local and international channels. Now na! And again po, ma'am, huwag na po muna kasi literal na now na mamaya na po after ng show. Correct. Tapusin niyo po muna ang episode na ito. Now, sa mga wala naman pong GSAT Satellite TV, you can still catch GNN on other cable TV companies. Tulad halimbawa po, ng sa Sky Cable, we are on Channel 73. Kaya po, please check with your cable TV providers kung anong channel nyo kami mapapanood. At syempre pa, in addition po sa GNN, mapapanood nyo rin po ang lahat ng episodes ng People's Court sa aming YouTube channel and Facebook page. Mag-subscribe, follow, and like na po kayo. That's right, mga kahuntahan. And in this regard, magpasalamat tayo uli, Attorney Al, to all our kahuntahans, both the long-timers and the newbies. The People's Court community on Facebook and YouTube continues to grow po. Though hindi pa rin po sa same level ng dami ng followers and subscribers, Attorney Al, sa YouTube and Facebook, pero we will get there po and we're very happy po dun nga sa progress, no? So as of now, nasa more than 5,000 followers na po tayo sa Facebook and 1,000 subscribers sa YouTube. Let's continue to make the People's Court community grow by sharing each episode sa inyong family, loved ones, friends, colleagues, acquaintances. Kahit po sa frenemies nyo pa, okay lang po yun, no? Nang sa gayon, lalong lumawak ang legal information dissemination at makatulong sa pagbibigay buhay sa konsepto ng access to justice. Again, People's Court aims to empower all our kahuntahans through proper legal information dissemination. Speaking of episodes, Judge Jing, time na, oras na para magbalik-tanaw tayo sa most recent episode natin on the Dangerous Drugs Act or Republic Act 9165 and the concept of plea bargaining in drugs cases with Prosecutor Sunny Castro. Roll VTR. So, Prosec, ano ang mga major offenses sa ilalim ng Republic Act 9165? Pare-pareho ba din ang mga parusa nito? Nung muli kong binasa yung batas, ano, Republic Act 9165 or tinatawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, binilang ko yung mga punishable acts. No? Ang sabihin ko, 21 lahat yung punishable acts. Okay. Pero in my experience as a public prosecutor, ang mga pupuno sa korte natin, mga kaso, ay ito nga Sections 5 and 11 ng Republic Act 9165 at yung Section 15 na tinatawag na drug use din. Uh-huh. Yes. Okay. Okay.
yung Section 5 is all about the pagbebenta ng trigo-bawal na gamot. Mm-mm. At samantalang naman yung Section 11, ito yung pag-iingat or possession of illegal drugs. Mm-mm. At syempre yung use ay yung paggamit ng trigo-bawal na gamot. Mm-mm. Okay. Ang mga penalties po nito ay nag-vary naman, iba't iba, no? Dun sa use, meron tong rehabilitation. Mm-mm. Samantalang yung Section 5, ang pinapataw na penalty is 12 years, 1 day to 20 years. Mm-hmm. Pinakamalaki. Okay. Meron ding life imprisonment na pinapataw sa possession ng dangerous drugs. Okay. Once again, maraming salamat sa ating production team for the highlights video. At maraming salamat ulit, Prosec Sonny, for the enlightening discussion that we had on RA9165. Invite ka namin uli, aha, on another topic naman for a future episode of People's Court. Mm-hmm. Yes. Thanks ulit, Prosec Sonny. And till next time. In fact, meron na nga tayong gusto ipadiscuss sa kanya na topic, yes, di ba? Which for sure, no, magiging competent at saka authority siya doon. Yes. Yan. Okay, so now, Judge, anong takeaway, pahabol, paalala, or pabaon mo sa ating mga kauntahan from our last episode? Yun sa akin, Attorney Al, is paalala. Hmm. Ito po, paalala ko sa lahat na ating mga kauntahan na umiwas po tayo sa ipinagbabawal na gamot. Not only because of the negative legal consequences on us, no, pagka tayo ay gumamit noon tapos nahuli tayo, no, kasi nga po prohibited drugs yan. Mm-hmm. At may ano po yan, punishment under RA9165. But we also have to consider the adverse effects of the dangerous drugs on our health and well-being, which necessarily will also affect all aspects in our lives, including our personal, family, and even our social relations, at kasama rin po ang professional and business dealings natin. Ang dami na pong napahamak dahil sa droga. Huwag na po sana tayo sumama pa ron. If you want to get high, ika nga, we can do that through other positive activities like engaging in sports, our hobbies, pastimes, helping others, traveling, being spiritual, among others po yun, no? At pwede rin, get high on love, yes, no? But not on drugs. Yun po yun. So, yeah, ikaw naman, Attorney Al. Diba? Si Judge kasi is very high on love. Oo naman. Oo. High on love from my family, my correct, sons especially. Yes. Yeah. So, diba? Ganyan po itsura ng high on love. Diba? Pulang-pula lips. Okay. yung kapulahan ng lips, yes, courtesy of our expert, yes, hair and makeup, correct, artist na si Miss Rose. Hi, so, thank Rose. You. Dalawang kulay daw ito. Ayan. Ayan, diba? Oo, para pintura lang, pinaghalong pink at ano, brown. O, diba? Brown hindi. Old rose ang dating. Ang ganda diba? Mo yan. So, thank you, Judge, for that makeup tutorial 101. Oh, by the way, seriously, thank you for that reminder. So, yung sa akin naman, Judge, gusto ko i-highlight yung discussion natin kung anong gagawin kung inaresto dahil sa hinalaang or pinaghihinalaang may droga. Ayan. May mga cases kasi usually sa checkpoint, no, na nahulihan ng drugs. Pero di umano ay planted daw. Mm-hmm. Para dun sa ganong sitwasyon, dun sa mga nahuli, ang advice natin ay invoke your right to remain silent. Mm-hmm. Take note that kung planted ang evidence, may kaukulang parusa dun sa nag-plant na evidence. Mm-hmm. Di lang yun, depensa din sa kaso ang planted evidence. Yes. Basis for acquittal kung ebidensya laban sa akusado ay planted naman pala. Yun, tama. Mm-hmm. As always, well said, Attorney Al. Thank you for that. Now, mga kahuntahan, kung na-miss nyo po ang episode na yon or gusto nyo balikan yon or iba pa nating episodes, as we mentioned po, available po lahat ng episodes natin sa YouTube channel and Facebook page ng People's Court. Just look for GNN People's Court. Then, subscribe na po kayo sa ating YouTube channel and like and follow our Facebook page para po updated kayo kada upload namin ng bagong episode every week. But then again, kung gusto nyo naman ng real time, panoorin nyo po ang People's Court sa GNN tuwing Huwebes at 7 p.m. Mm-hmm. And even if you miss it on that time, may mga reruns din po on other times of the day. Okay. May umaga, tanghali, hapon, gabi, wala lang madaling araw. Kaya abang-abang lang po kayo, pero matulog din po kayo. Abang lang. Nakakatulog. Thank you for that, Attorney Al. Now it's time for a special shout out to one of our kahuntahans na nag-iwan po ng inspiring message para sa atin sa ating Facebook page.
So ang babatiin natin na special shoutout natin ay ang kahuntahan natin from Zamboanga, Sibugay, or ano ba pronunciation? Sibugay. Sibugay. Yes. Na si Rudy James De Aquino, yes, na nag-iwan po ng, ito po yung message na sa ating episode 50 on the Solo Parents Welfare Act. Start of quote. Judge at attorney, ako po'y nanonood sa inyo sa GNN. Kaya lang minsan na-late ako. So talaga sa GNN niya pinapanood. Correct. Dahil na-miss ko yung magandang talakayan, pumunta ako sa YouTube. Pwede bang i-compile ko yung mga episodes ninyo from 1 to 50 and so on? Gusto kong gawing resources para sa aking work. Ako po ay volunteer sa lupo ng tagapagpayapa sa barangay namin sa Coloran, CI, Zamboanga, Sibugay. Salamat po. End of quote. Yun yung message niya. Mm-hmm. So salamat po ulit sa inyo and hello din po sa mga taga-barangay Coloran, CI, Zamboanga, Sibugay. Please continue to watch and support People's Court po and share to others as well. And yes po, Sir Rudy, pwede nyo pong i-compile lahat ng episode ng People's Court and use them as your resources po. At pwede nyo po yung i-share din po sa iba para mas lumawak nga po ang information dissemination. Sana po ay makatulong sa pagiging volunteer nyo sa lupon ng inyong barangay, ang People's Court. Tama. So hello po ulit, Sir Rudy, at sa lahat ng mga taga-barangay, Coloran, CI, Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat sa inyong suporta at sana po ay magtuloy-tuloy inyong suporta, no? Yes. Many years down the road. Yes. Ayan. So, tapos na ba shoutout mo, Judge? Pwede na ako? Ganun. Actually, may personal shoutout pa ako. Okay. Pero syempre, since malapit na ang birthday mo at mas malapit ang Pasko, pamaskot birthday gift ko na sa'yo, napapaunahin kita sa personal shoutout. So, go ahead. Ay, yun lang. Dapat may material gifts din. Dahil ganun? Gaya nga ng kinanta ni Madonna. Because we are living in a material world and I am a material girl. Pero kung gusto mong totohanin, Judge, who am I to refuse? Oh, ganun. Pero sige, basta buuin mo with a costume. Yes. Oh, at saka ex-deal tayo. Yes, exchange gifts tayo sa correct. Pasko. Tapos bibigyan kita ng gifts sa birthday mo. Then bibigyan mo ako ng gift sa din. Sa birthday mo din. Yes. Pero for now, sige, mauna ka na. Sige, so greetings na lang muna. Kaya ang greetings ko for today ay para kay Eve at ang kanyang husband na si Borgs. Ayan. So binabati ko silang dalawa. Dati ko student si Eve sa Lyceum of the Philippines University College of Law. Mm-hmm. Naging mentee ko din siya dito sa nakaraang bar exam. Oh. Kaya I'm praying that you will pass. Mm-hmm. No? Pass with high flying colors. Yeah. Ayan. Yeah, with high honors. Oh. And good luck to your future endeavors kasi nga diba, magre-relocate na raw siya to Nueva Vizcaya. Wow. Ayan. So hopefully, no, pag pumunta ako ng usually kasi nadadaanong kaya pagpupunta akong Balere, no? Oh, yeah. Nueva Vizcaya. So sana makadalo ako dyan sa lugar mo. Mm-hmm. And speaking of Lyceum, hello to my current students in Civil Law Review 2 sa Lyceum Makati na sina Ariel, Billy, City, Norlea, and the rest of the class. So see you later in class after this taping. Oh. I hope naghanda kayo for class recitation. Wow! Di ba? Binalaan. Oo nga, binalaan. Warning. Warning. Ayan. So how about you, Judge? Oh, hello. Thank you, Atty. Al. At hello po sa lahat ng mga binati ni Atty. Al. Lalo na po sa mga students niya na pinagpe-prepare niya na, na mag-ready for recitation. Di ba? Now, yung sa akin naman, magsi-special shout-out at pasalamat ako sa PUP Law Alumni Association Incorporated, led by its president, si Atty. Joey Nudo, who is one of my former students. And of course, kasama na rin yung papasalamat ko at special shout-out to all my former students in the PUP College of Law for the honorary membership na binigay nila sa akin to the PUP Law Alumni Association Incorporated. Maraming salamat talaga. I feel so honored. And of course, I'm proud of all of you. And I hope that you will continue to practice ethically and be lawyers of integrity. And aside from them, of course, magpapasalamat din ako at special thanks to the Dean of the PUP College of Law na si Dean Jim Festin, who was our special guest for the Estafa episode. Correct. At etong good news pa natin in connection to that, no? Pumayag na si Dean Jim
to guest in a future episode of People's Court sa year 2. Sabi niya, sige, sabihan mo lang ako. Yes, so, thank you, yes, Jin-Jin, yes, yes. So, actually, to be honest, isa yun sa mga most watched. Yung Estafa ni episode na yun. Mm-hmm. Kaya we are really excited for Dean Jim Festin's next guesting in our show. Yes. Kaya so thanks again, Dean Jim. Mm-hmm. We are looking forward to kailan kaya. Basta ASAP, no? Ayun, sabi naman niya, sabihan lang siya. Ayun. Mm-hmm. Ayan, okay. So, Attorney Al, with that, pwede na tayo mag-topic reveal? Mm-hmm. Yes, Judge. Pero before that, I'd like to say congratulations ulit dahil ginawaran ka ng honorary membership ng PUP Law Alumni Association. Thank you. Sana ang susunod niyan ay honoris causa Master's in Law or Doctorate in Law from the same university. Oh, naku, diba? Oo, sana. Correct, ayan. Anyway, to continue, mga kauntahan, maganda at interesting topic po ang tatalakayin natin ngayon. At ito po ang CEDAW o ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Mm-hmm. Ano nga ba ito? Meron ba nito sa Pilipinas? And if so, epektibo ba siya sa layuning sugpuin ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa kababaihan? Mm-hmm. Tatalakayin po natin lahat yan sa ating second and third segments sa pagbabalik ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, mga kauntahan. This is our Legally Speaking segment. Dito sa segment na ito ay sasagutin natin at tatalakayin ang mga questions ninyo at magbibigay tayo ng overview tungkol sa ating topic for today na ang CEDAW or ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Ang haba. No, kaya CEDAW na lang. Correct. Kaya it's me again, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, speaking of women, kasama pa rin natin ang superwoman na si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hello ulit sa iyo, Attorney Al. At sa ating mga kauntahan, superwoman talaga. Ano gusto mo, Wonder Woman? Hindi, gusto ko si Black Widow. Kasi parang update sa akin. Si Natasha. Diba, Natasha. Apelido niya. Nakalimutan ko lang. Basta si Black Widow siya. Yeah. At anyway po, gaya po na nasabi ni Attorney Al, narito na po tayo sa ating Legally Speaking segment. At para ma-maximize po natin ang oras natin, sagutin na natin ang featured questions for today. Mm-hmm. Gaya po ng dati, tig-isa po kami uli ni Attorney Al sa pagsagot ng mga tanong ninyo. At Attorney Al, since ako ang naunang sumagot sa last episode natin, parang ako naman yun. Hindi ako. Ito ba? Ako, ano, game na? Yes, game na. Go ahead, what's the first question? Ito na. Ang tanong po ay galing sa kahuntahan natin na si Emmy. Actually, series of questions ang pinadala niya tapos nag-clarify tayo. Kaya medyo sa shortcutin lang na minute na lang tayo. Ito yung first na sinend niya sa atin. Start of quote. Attorney, may problema po kami sa about property ng asawa ko. Dito po sa lupa niya, may bahay na dalawa. Gusto na po namin sila paalisin. Kaso, ayaw po nila umalis. Gusto bayaran daw namin bahay nila. Tumira sila dito more than 30 years na. So, sa ngayon, gusto na namin sila paalisin. May karapatan po ba kami na magpaalis sa kanila? Then, nung tinanong natin siya, no, if may pahintulot ba yung pagpapatayo ng bahay, yung sinasabi niya, ang sagot niya ay, wala po. Actually po, mana ng asawa ko itong property namin, pero may papel po kami na hawak na transfer po galing sa bienan ko. Absolute sale, sabi niya. Bilang benta po sa amin ng magulang ng asawa ko. Okay. Siguro po, sa bienan ko, nagsabi sila, referring yung mga nagpatayo, na pag nagtayo ng bahay na pamangkin, apparently. Pagtira po nila po dito ng matagal, hindi sana namin paalisin. Kaso po, sa nangyayari na kaming may-ari, parang kami pa yung ayaw patirahin. Mm-hmm.
bunso sa lahat ng magkakapatid ang asawa ko. Siya na lang po ang buhay, yung lima po patay na. Mm-hmm. Yung nakatira sa dalawang bahay, pamangkin mm-hmm. na lang, no? Sa ngayon po, mga gamit na lang ang nandun sa bahay. Sila na tao, hindi po sila nakatira. Gusto po namin maalis na mga gamit nila sa bahay. Mm-hmm. And then, nag-message siya ulit, which actually summarizes her concern. Mm-hmm. Sabi niya, okay. Morning po sa inyo, attorney. Pwede po makahingi ng tulong. Ano po pwede namin ikaso sa pamangkin ng asawa ko? So, doon na na-clarify na pamangkin pala yun. Na gusto namin paalisin dito sa loob ng property namin. May bahay po sila sa lupa namin. Gusto na po namin sila paalisin. Ano po pwede na ikaso sa kanila na ayaw po nila umalis? Sana po matulungan niyo ko, attorney. Salamat. So, tamang-tama para sa'yo kasi nga attorney ang sabi niya. So, attorney Al... Grabe. Oh, diba? Next time, pumakaunt ha, pagka nag-message kayo, ilagay niyo yung judge para at least lahat para sa kanya. Okay, anyway, salamat, Emmy, sa tanong mo. And as promised, we will discuss your concerns here sa episode na ito. Now, let us proceed. Ibig sabihin, meron tayong mga presumptions na gagawin. No? So, let us proceed from the presumption na yung lupa po ay talagang sa asawa nyo at ang mga pamangkin po na nagpatayo ng bahay sa lupa nyo ay talagang pinayagan lamang ng biyenan nyo na magpatayo ng bahay sa lupang yon. Ia-assume din po natin na alam ng mga pamangkin na hindi sa kanila ang lupang yon na pinagpatayuan nila ng bahay at kinikilala nila na ang biyenan nyo at later on ang asawa nyo ang tunay na nagmamayari ng lupa. Finally, ia-assume natin na hindi kiniklaim ng pamangkin nyo ang portion ng property na iyon bilang share sa inheritance ng biyenan mo. Kasi ang sabi mo nga, nabili ng asawa mo through absolute sale at hindi through inheritance. Correct. So in that case, pwede nyo po paalisin ang pamangkin nyo sa lupang yon sa pamamagitan ng pag-file ng ejectment case laban sa kanila para ma-recover po ang possession ng lupa. Para simulan po yan, kailangan nyo pong padalhan ng formal demand to vacate the property po. Then refer din po muna sa barangay kung nakatira po kayo sa parehong barangay, lungsod, or munisipyo. For further reference po, panoorin nyo po ang past episodes natin on ejectment with Judge Janice Odarbe at yung katarungang pambarangay episode po natin with USEC, former DILG USEC, Martin Dino. Ayun. Ako, thanks, Attorney Al, our property laws expert, o, diba? Sana ay nasagot namin ng maayos ang tanong mo, Emmy. Yes. Now it's your turn, Judge. Handa ka na ba? Actually, hindi pa. Pero no choice. Kaya sige po. Sige, go na, Attorney Al. Ayan, no choice ka talaga, Judge. So here's your question, candidate number 2. Ayan, ganyan. Yes. Ganyan. And this question is from our kauntahan na itatago na lang natin sa pangalang Rica. Ayan. Good day, sir, madam. Napanood ko ang episode nyo sa Solo Parents, pero di ko masyado mag-gets. Hindi niya mag-gets yung sagot para dito sa tanong na to. Kaya kinlarify niya. So ang tanong ko po, magkano ba dapat ang minimum na sweldo ng OFW para alam ko kung mapapabilang ba ako bilang single parent? Judge? Thanks, Attorney Al, and of course kay Rica. Napakaganda ng tanong ni Rica. Timely kasi nga, kakapalabas lang ng solo parent sa episode natin, di ba? Kaya, and nireplyan naman na natin siya via direct message sa messenger. Pero para po mas marami pa ang matuto tungkol rito, uulitin po namin ang sagot natin kay Rica. Kasi ang tanong niya nga ba, may minimum wage requirement daw ba para sa isang OFW para yung kanyang asawa ay makonsider na solo parent. Ito po, tinignan talaga namin yung batas, nireview po namin yan, at pati yung IRR, yung Implementing Rules and Regulations, nung Expanded Solo Parents Act. No? Tungkol po doon sa question nyo, sa minimum na sweldo ng OFW. Ang nakalagay lang po ay dapat po na low or semi-skilled worker po ang OFW. Now, sino ba yung mako-consider natin na low or semi-skilled na worker na OFW? So, mapapasama po dyan ang mga laborers, carpenters, gasoline attendants, dishwashers, among others po. So, yun po yung ilang examples lang po yan ng mga low or semi-skilled workers, no? So, kung ganun po ang trabaho and nasa abroad po for an uninterrupted period of 12 months, then pwede po makonsider na solo parent yung asawa niya under the Expanded Solo Parents Welfare Act. Ayan. So, thanks for that, Judge. Mm-hmm. And there you have it, Rica. Sana po ay mas
nalinawan po kayo tungkol sa expanded Solo Parents Welfare Act. Mm-hmm. So mga kauntahan, kung may mga legal questions po kayo, huwag mag-atubiling magtanong through Messenger or even by leaving a comment at any of our episodes on YouTube and Facebook. And pati na rin po sa TikTok, pwede rin. Mm-hmm. Sasagutin po namin ang mga tanong nyo hanggang sa abot ng aming kalaman at kakayahan. Mm-hmm. At malay nyo, ma-feature din sa show ang tanong nyo. That's right, Attorney Al. And also, kung may gusto rin po kayong i-feature namin na topic dito sa show, mga kahuntahan, please let us know as well through the same modes po. Mm-hmm. So now, Judge, excited ka na ba sa topic natin today? Dapat, kasi I'm sure na makaka-relate ka rito. While ako, wish ko lang na makarelate ako dito. Grabe. Ganun talaga, may wish ko lang na portion. Oh, at saka pinre-empt mo talaga ang sagot ko. No? Parang excited ka ba? Dapat. Dapat lang. Diba? Buti na lang tama ka sa sagot mo. No? Kasi itong topic natin today, talaga makaka-relate. Hindi lang ako, pero lahat ng ating mga female na kahuntahan. Now, kahit po sa March pang Women's Month, in advance na po natin ang discussion on this. Although, of course, later on madadagdagan pa to. Parang kumbaga, yung discussion natin ngayon, more of sa international law perspective natin tatalakayin. Yes. Tapos magkakaroon tayo ng isang episode, probably sa March nga, no, or near that, para naman mas focus doon sa specific local law. Diba? Oo, sa mamaya. Sige. Yeah, sige. Mamaya namin babanggitin kung ano yung specific local law na yon. Mm-hmm. So, pero ngayon po, ang hindi-discuss natin ay tungkol sa CEDAW or the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Mm-hmm. As mentioned, makaka-relate po ang mga kababaihan dito dahil I'm sure na almost all, if not all, women suffer from some form of discrimination, no? Correct. No matter how slight or innocuous it may be. Pati nga sa stereotyping, actually, that can be considered as a form of discrimination. Kahit nga yung sa mga biruan, for example, itong classic ano niyan, classic. In a way, parang makukonsider mo yan na discrimination din, eh. Parang na-uplift yung lalaki, yung image ng lalaki over sa babae. Correct. At the expense of the woman. Habawa, leaders pareho, no? Sa isang organization. Oh, may leader na babae, may leader na lalaki. Pag yung leader na babae, naghigpit dun sa mga tao niya. No? Ano ang laging sasabihin ng mga parang resistant, may resistance na gano'n, no? And kadalasan sasabihin sa kanya, ano siya, suplada. And worse, sasabihin pa, tatawagin pa na bitch. Oh, okay? Yes. Yung gano'n yun eh. Samantala, kung lalaki yung naghigpit, the same ano, same position, same amount of paghihigpit, ganyan. Ano magiging comment ng mga tao? Okay lang sa kanila. Wow. Sabi na, ay, mabuti si sir. Galing na leader. Galing na leader. Correct. Ano siya, disciplinarian. Na-appreciate nila yun. Whereas kung babae nagpagawa ng proper discipline na ganun, iba agad ang tingin, sabihan, napaka ano naman ito, madam, napaka bitch, ganyan. Correct. In a way, that's a, yun nga, example lang po yan. It's a form of discrimination. At eto pa, madalas ding ina-undermine ang kakayahan ng mga kababaihan sa iba't ibang fields. Unfortunately, up to this date, pagdating sa trabaho, there's still discrimination against women sa iba-ibang, iba-ibang fields nga talaga. Correct. Oh, well, at least, masasabi ko sa legal profession naman, more or less, I think mas maraming fair ang laban ng mga babae. Diba? Judge Jing, ang ehemplo ng women empowerment. Oh, wow, thank you. Kaya nga, maganda itong CEDAW, no? Which is also known as the International Bill of Rights for Women, Women's Convention, and the United Nations Treaty for the Rights of Women. Mm-hmm. Yan ay ayon sa CEDAW primer that was published by UNIFEM CEDAW Southeast Asia Program in partnership with Pilipina, CEDAW Watch Network, and the National Commission on the Role of Filipino Women. Mm-hmm. This primer is readily available sa DSWD website. Yan. Alam mo, Tini Al, maganda actually yung CEDAW primer na yan. Mm-hmm. Kasi it captures the essentials of the CEDAW in the Philippines and presented them in a clear and understandable manner. Good. Dapat nga, mas mapalaganap pa no, yung primer na yon. Though disclaimer lang po mga kahuntahan, kasi medyo old na rin itong, or dated na dated itong primer na ito, no? Hindi ko alam or hindi tayo sure kung na-update na. Pero ito kasi yung available dun sa DSWD website. Pero even if it's not the latest primer po, yung basics naman, merong mga parts doon na talaga still applicable even up to today. So, parang isang part lang ang hindi na-update or na-update na. Pero yung iba, okay pa naman. Yes.
Tama, Judge. Katulad na lang ng information kung kailan ba nag-i-enforce ang CEDAW, no, which is on September 4, 1981. Hindi na natin mababago yan. Mm-mm. But before that, pinirmahan ng Pilipinas ang CEDAW noong July 17, 1980 and i-ratify ito noong July 19, 1981. At may magandang trivia tayo tungkol sa CEDAW at ni Al. Kasi alam mo ba na ang Pilipinas, through Leticia Ramos Shahani, wow, no, ang nag-prepare ng unang draft ng CEDAW na in-adopt naman ng UN as a basic working paper nito. Now, that was co-sponsored ni Senator Shahani with the Russian delegate, si Tatiana Nikolaeva. Wow. Ayan, Philippine pride talaga yan. Oo. Si former, the late Senator, yes, Leticia Ramos Shahani. Yes. Ayan. At hindi lang yung judge. It is also important to note that CEDAW has 185 states parties. Mm-hmm, no? So dami. Isa tayo doon. Mm-hmm. Isa Pilipinas sa 185 states na pumirma. Parties, yes. Okay, so a state party, mga kontahan, is a government that not only signed but its lawmaking body ratified CEDAW and is bound to put the provisions of the treaty into practice. Yun. At sinagot din dun sa primer na nabanggit natin kanina, ang importanteng tanong na, ito, itatranslate na lang natin sa Pilipino, no? Ito po yung tanong na yun, ano naman? Correct. Pinirmahan at niratipikahan ng Philippine government ang CEDAW. Yun. Correct. Yung translation. Para, ano ngayon? Okay. Anong paki ko? Yeah, parang ganon. Pero anong sagot dyan, Judge? Ito, nakalagay sa primer na, as a state party, the Philippine government recognizes, kinikilala ng ating gobyerno, ang diskriminasyon laban sa kababaihan. Okay, na nag-e-exist ito at meron talaga noon. At nakailangan ito ng state action. Correct. Mahalaga yun eh. Now, states parties, katulad po ng Pilipinas, meron pong duty or tungkulin na irespeto, protektahan, at bigyang buhay ang mga karapatan ng mga kababaihan. At ito pa po, no, bilang isang state party, obligasyon po ng Pilipinas na gawin itong mga sumusunod, no? Repeal or i-abolish na, pawalang bisa, lahat po ng discriminatory laws and policies. At gumawa po at mag-enact ng anti-discrimination policies and provide effective mechanisms and remedies where women can seek redress for rights violations. Yeah, no? Importante. Kasama rin po sa duty po ng Pilipinas at ng ibang states parties ang mag-promote ng equality through all appropriate means. At duty rin po ng mga state parties katulad ng Pilipinas na gumawa ng isang national report kada 4 years or 4 taon tungkol po dun sa mga measures na nagawa na nila. Kumbaga progress report yan. Correct. Para magpakita na nagko-comply sila dun, yes, sa treaty obligations nila. Yes, kasi nga hindi lang dapat pumirma ka eh, kundi dapat may gagawin ka din. Yes, kailangan bigyan buhay mo. So yung nabanggit ni Judge na national report every 5 years, Four years pala, dinagdag ko pa isang taon. 4 years, ayan. Bawal po magdagdag na isang taon na baka may sabihin na pwede po i-delay natin. Well, at least based on the records, it is worth mentioning that in compliance with this requirement, nakapagsumiti ang Pilipinas ng kabuuan na 8 state reports to the CEDAW Committee. Mm-hmm. Ito ay noong 1982, 1988, 1993, 1996, 2004, at 2015. Oo, meron pa actually yung sasabit. Meron pa mga, submit, may no? mga years dyan in between. No? Yeah. At saka, syempre, that was only 2015. So and it's na. Already 2022. Yeah, oo. Yeah. Now, in connection to that, note should be made that according to the website of the Philippine Commission on Women, or the PCW, the CEDAW welcomes the accomplished progress ng Pilipinas ito. Since its consideration in 2006 of the state party's combined 5th and 6th periodic report, ito kasi yung sinabmit nung time na yon, in making legislative reforms, particularly po sa pag-adopt ng legislation on the Magna Carta of Women. Ito yung highlight. Yes. At ito nga i-feature natin sa next, sa isang future episode natin. Yes. That was in 2009. At kasama rin po yung Responsible Parenthood and Republic Reproductive Health Act, or RA 10354 ng 2012, at ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012, RA 10364, pati na rin po ang Domestic Workers Act, RA 10361, both in 2013 yun. Add ko lang, Judge, na nakalagay din sa PCW website that
the CEDAW commends the state party's efforts to improve its institutional and policy framework aimed at advancing the elimination of discrimination against women and promoting gender equality. Ang isa sa mga na-achieve natin kaugnay dito ay ang pagtatatag ng Philippine Commission on Women na may mandato na i-advance o itaguyod ang women's priority legislative agenda and monitor the implementation of the Women's Empowerment, Development, and Gender Equality Plan. Pero ano nga bang ibig sabihin ng discrimination against women? Now, in the same primer na binanggit po natin kanina, mga kahuntahan, nakalagay po, ng ibig sabihin po nun ay ito, no? Start of quote tayo. Any distinction, exclusion, or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment, or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, social, cultural, civil, or any other field. End of quote. Yan po ay ayon sa Article 1 ng CEDAW. That's right, Judge. Mm-hmm. Ang dami pa interesting at magandang nakalagay sa primer. Mm-hmm. Pero since kulang na tayo sa oras, hindi na natin lahat madidiscuss yan sa second segment. Mm-hmm. Pero importanteng papiyawan ng konti ang Magna Carta of Women, subject to further discussions natin later, no? And in a future episode. Yan. Oo, tama. Kumbaga, patikim na lang muna tayo sa correct. Magna Carta of Women. Now, ano nga ba itong Magna Carta of Women? In the same primer po, na actually nung time na ginawa itong primer na to, parang hindi pa batas talaga itong Magna Carta. Kaya nakalagay doon na yung Magna Carta daw aims to translate the spirit and letter of CEDAW to eliminate discrimination against women and to recognize, respect, protect, fulfill, and promote all human rights and fundamental freedoms of women, particularly the poor and marginalized. Now, meanwhile, sa website naman ng Philippine Statistics Authority or PSA na may Q&A on the Magna Carta of Women, nakalagay, ito kasing sa PSA naman, mas updated kasi by that time na nag-upload sila ng Q&A, batas na itong MCW or yung Magna Carta of Women. Nakalagay doon that the MCW or the Magna Carta of Women seeks to eliminate discrimination against women by recognizing, protecting, fulfilling, and promoting the rights of Filipino women, especially those in the marginalized sector. No? Medyo may slight variation doon sa binanggit natin kanina, pero the essence po is the same. Yan. At gaya po ng nabanggit namin kanina, abangan nyo po ang further discussions natin on the CEDAW with our guest and the Magna Carta of Women in a future episode. Oo. No? So let's now segue. Mm-hmm. Okay. Dun sa ating pag-introduce na ng ating special guest. It's correct. About time that we introduce na our special guest. And as always po, si Attorney Al naman po talaga has the honor of introducing our special guest for today. Yes, Judge. So our special guest, mga kauntahan, is an assistant professor of the University of the Philippines College of Law, where he teaches international law in the Juris Doctor or JD and Master of Laws LLM programs and serves as the coordinator of the College of Law for the extension classes in UP Visayas. He is also an expert in infrastructure law, especially public-private partnerships or PPPs. Mm-hmm. As international law specialist, our special guest chairs the International Law and International Affairs Committee of the Integrated Bar of the Philippines. He is also the executive director of the ASEAN Law Institute, which seeks to promote ASEAN regional integration through legal convergence. Di ba? Impressive. Kaya nga yung topic natin ng tuko sa CEDAW from the international law perspective, talagang ano niya to, perfect ang ating guest para dito. Pero may dagdag lang ako ng konting info about our special guest, Attorney Al. Batchmate namin siya ng ating previous special guests na sina Attorney Dennis Goretso and Attorney Falor Vargas sa UP College of Law, no?
And I'm quite sure na naging classmate din niya. Siguro, kahit sa isang law subject, ang isa pa nating special guest. Sino? Si Judge Boyet Pasal. Ah, kasi hindi ko lang sure kung anong batch si Judge Boyet eh. Pero I'm sure kami ni na kami ng ating special guest, si Dennis Goretso at saka si Palor. Same batch kami, no? In addition to that, eto pa, kung sina kami, magkakabatch kami sa UP Law, aside from that, ka-college ko rin siya nung undergrad. Oh, pero hindi kami college batchmate. Pareho kami yung produkto ng UP College of Education. Taray. Yan, hindi lang batchmate. Mas ahead yata siya sa akin. At of course, very thankful tayo na that despite his hectic schedule, lalo na nga sa pagiging coordinator niya dun sa extension classes ng UP Law sa UP Visayas, napaunlakan ng ating special guest ang invitation natin for today. So without any further ado, we welcome to the People's Court stage, Attorney Andre Raj C. Palacios. Yes. Again, thank you, Attorney Raj. Maraming salamat. Welcome to People's Court. And it's really nice and an honor to have you here. And to see you again after all these years. Tagal na namin din nakita. Tagal, no? Mm-mm. So yun, sabi ko kanina, parang mukhang you're bringing everyone from your batch here in the show. Ako din. Oh, yung mga kabatch ko nung kinder, nadali ko dito. Thank you for inviting Judge Jing, Attorney Al. I'm honored to be here. Yeah, okay. Maraming salamat. Now, meron tanong si Attorney Al. Naku-curious siya rito. Sige. Yes, so before we get into the serious discussion and our topic for today, let's discuss, Attorney Raj, something light muna. Mm-hmm. And ako talaga interested na sasagot mo dito. Mm-hmm. Diba? Kailangan pala si Attorney Raj. Sabi niya, ano kaya yun? My life is an open book. Ayun. Ah, nice. Okay. Kamusta? Tungkol sa life niya talaga. No, hindi. It's about the extension program of the UP Law in the Visayas. So how is the program doing? Oh, it's thank you for asking and your interest. It's doing very well. It is now on its second year. Oh, wow. We started in September 2021, just a few months ago. We started with 20 students, freshman law students with the Iloilo section. And then now we have an additional 40 students. So there's more than 50 students now assigned to Iloilo. It's all online. Until very recently, we had our first face-to-face meetings. So the idea is to bring quality UP brand law education to the Visayas. Mm-hmm. And this is really a brainchild of UP President Danilo Concepcion. This is his idea. Yeah. So we're just implementing it. Yes. Yeah. No, galing. Uh-huh. Thank you for asking. Ako, sana makadalaw ako sa UP Visayas. At saka sa extension classes. Mm-hmm. Although, nag-post nga si Attorney Raj sa Viber group chat ng batch na nag-ano siya ng mga if you are in Iloilo, please come and join us. Pag may message sana ako sa kanya, hindi ba pwedeng taga Manila? Pwede. You can have Batchoy, Diwan, Pancit Mall. Nasabihan kita. But for now, mag-break na muna tayo before we go into a more detailed discussion of our topic for today. Kaya, mga kahuntahan, huwag po kayo alis. Mamaya po ay magdi-discuss pa tayo ng mas marami sa pagbabalik po yan ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, mga kauntahan. Ako pa rin ito, Attorney Al Jumrani, with my one and only partner in People's Court, Judge J. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello again sa iyo, Attorney Al, and welcome back to our kahuntahans, to our Amicus Curiae segment. Ito po yung segment natin kung saan may special guest tayo dahil ang literal na ibig sabihin po ng Amicus Curiae ay friend of the court.
At ang ating friend of the court ay walang iba kundi ang napakagaling na international law expert na si Attorney Raj Palacios. Ayan. So to make the most of our time, simulan na natin ang ating talakayan. Mm-hmm. Starting with Attorney Al. Yes, so yeah. I will ask the first question. Mm-hmm. So Attorney Raj, no, for the benefit of our accountants, mm-hmm. ano-ano itong mga karapatan na mga kababaihan na ginagarantsahan under the CEDAW? Ah, sige po. Thank you for that question. Napaka-timely po ng topic ninyo dahil ngayon ay we are in the midst of the 18-day campaign against violence against women. So timely po ito. Napakahalaga po ng women's rights and yung women's rights po na naka-protect under the international agreement called Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yung CEDAW, ay marami po naka-enumerate doon. Ano? Yung primary po doon is yung obligation ng state to refrain, to stop, no? Okay. Not to discriminate against women. I think na-describe niyo na po yung meaning ng discrimination against women, which is the distinction, exclusion, restriction of any enjoyment of a right by a woman with regard to civil, political, economic fields. Ano? Yung kasama po doon is yung obligation ng state to refrain from discriminating. Second, yung obligation po ng state to protect women's rights. No? Yung third po doon is to promote women's rights and also to reflect this principle in their constitution, in their law. So in all of those things, dapat po napopromote po yung equality between women and men in the enjoyment of their rights. Very specific po yung mga provisions ng international agreement called CEDAW. Na doon po yung mga right of women to equality in the enjoyment of educational opportunities, employment opportunities, healthcare, yung right to participate in political activities like the right to vote, right to be elected to public office. So marami po naka-enumerate doon sa CEDAW. Okay. Now, kasi maganda yung sinabi ni Attorney Raj doon sa mga duties ng state, no, na katulad ng Philippines na nag-ratify nga doon sa CEDAW. Ino-observe ba ngayon yun? Kumbaga, nagagawa ba ng Pilipinas yung pag-ano nitong CEDAW na to dito sa Pilipinas? At ano? Kasi, di ba, meron bang mga, ano yung mga steps na ginagawa so far, Attorney Raj? Compliance natin. Bakit ba kailangan yun? Siguro yun yung din kailangan nating linawin para sa ating mga kauntahan. Bakit ba kailangan natin mag-comply dito sa CEDAW na to? Sige, thank you. Yung question, so, bakit kailangan at saka ano na bang ginagawa natin? Yes. So yung dun po sa bakit kailangan, ang pinanggagalingan po kasi ng CEDAW is international law. So yung pong international law, hindi po yun Philippine law. No? Ibang legal system po yun. At doon sa legal system na yun, nagkaroon na ng obligations si Philippines. So pwede po tayong kasuhan doon, pwede po tayong singilin doon sa ating mga obligations kasi nangako ko po si Republic of the Philippines na naging party siya sa CEDAW. Alam ko may committee po doon, no? Yung committee to review yung implementation ng CEDAW at pwede magsumbong doon yung mga Filipino or even foreigner na nasa Philippine territory na sa palagay po nila hindi kino-comply ni Philippines yung kanyang obligations under CEDAW. So, pwede po tayong maging subject of sort of a case doon sa committee ho na yun. So, yun po yung bakit. No? Kasi obligado na ho tayo under international law. Doon ho sa pangalawang tanong, no, kung paano natin tinutupad yung ating mga international obligations. So, yun pong mga obligations natin under international law, natatranslate po yun into Philippine legal obligations din. So, may obligations tayo under international law and nagkakaroon din tayo ng obligations under Philippine law because of this CEDAW. Yun pong CEDAW ay na-transform po yan, ano? Na-domesticate yung mga provisions niya. Very interesting po yung CEDAW kasi na-ratify ng Philippines yan noong year 1981. So normally, pag sinabi natin international agreement at nire-ratify, sabi natin, oh, so two steps yan. Kailangan i-ratify ng presidente at mag-concur si Senate. Pero pagbalikan mo po yung panahon ng 1981, wala pong Senado noong panahon yun. So Philippine president lang po. And under the 1973 Constitution, which was enforced at that time, sapat na po yung ratification ng president. Pag ni-ratify po ng presidente, parang batas na rin po yan. So yung pa mga provisions po ng CEDAW na sinasabi si Philippine government should refrain from discriminating. Philippine government should protect women's rights. Philippine government should promote women's rights. Lahat po yun,
Philippine law na rin po yun. Okay. So kahit hindi po nagpasa ng batas si Kongreso, actually, ang isang mamamayan, nasa palagay niya ay babae, halimbawa, no, na palagay niya ay na-violate. Hindi finulfill ni Philippine government yung kanyang obligation. Under CEDAW, pwede po siya magpunta sa court. Pero ang kagandahan po sa Pilipinas, hindi lang po yung treaty rules ng CEDAW ay naging Philippine law, si Congress din po. Si Congress, nagpasa din po siya ng batas. Okay. And sa akin palagi po yung mas mahalaga pa kaysa sa pagbasa ng batas ng Kongreso is yung pag-decide ng sovereign Filipino people na ilagay mismo sa fundamental law natin, sa Constitution. Yeah. Correct. Yung mga guarantees ng CEDAW na nanggaling sa international law. Kinopya ho natin, nilagay natin sa Constitution. Correct. So hindi lang po batas 'yon. Yung provision po ng sa state policies ng Constitution which says the state shall ensure the fundamental equality of men and women before the law. So nasa Constitution po 'yon. Hindi po pwedeng i-amend ng Congress 'yon. And in fact may obligation nga si government to ensure the fundamental equality before the law of women and men. So, yun po yung mga paraan ng pag-implement ng Philippines ng kanyang obligations under international law. So, napakaganda naman ho ng ang attitude ng Philippine government, no, na gampanan niya yung kanyang mga tungkulin under international law. Dagdag ko lang po, I hope I'm not napaka-interesting nga. Yung babagitin ko lang po pag sinasabing obligation ng Philippine state, no? Kasi sa international law, pag sabi mong Philippine state, kabuuan. Lahat tayo nun. Lahat tayo, no? So, ang Philippine state is composed of the government, the people, territory, and yung sovereignty natin, ano? So, pag sinabing government has the obligation to, you know, comply with our obligations, hindi lang po executive branch yun. Hindi lang po executive branch yun. Hindi lang pwedeng sabihin DSWD lang or DOH lang with regard to access to healthcare, no? Pati po yung judiciary. Kasama po yun. Part of the government po siya na may obligation when it interprets law, when it decides cases, when it applies Philippine provisions of law to cases or the facts, kailangan conscious po siya na may obligation si Philippine state at ifulfill niya bilang bahagi ng gobyerno. Correct. Yung obligation na yon, not to discriminate, to protect, at saka to promote women's rights. Correct. So, which brings us to yung napag-usapan din natin kanina, na may mga cases na mga decision ng Supreme Court, talagang kitang-kita mo yung effect or influence ng CEDAW. Yung you have the Vertido case, although sa Supreme Court ba dumaan yun? Parang hindi ata, no? Kasi na-acquit yun. Pero yun, landmark case yun sa CEDAW. Sa CEDAW din. Okay, palino correct. Na lang natin. Tapos meron pang yung sa Alanis case, no? Alanis. And also yung Humawan. And hindi lang yan, no? Sa mga abogado dyan, saka sa mga estudyante din ng law, alam nyo naman na binago yung 1997 Rules of Civil Procedure, karon amendment, at kita-kita mo yung prominent change doon is to change the pronouns. Yes. He or she, na kung dati he or his. So pati gender fair language is also an influence or effect of CEDAW. Opo. So nasa provision po ng CEDAW, yung obligation ng isang party to that international agreement, to that ng Philippines, is to eliminate all forms of discrimination. Whether it be in law, whether it be in the customs or traditions or regulations, sa lahat po yun, no? Kailangan i-identify natin, i-confront natin, i-call out natin, at saka i-change natin. So, napakaganda po. So, yung pong paggamit ng language signifies kasi yung ating consciousness. So, you would say that the words are influenced by the thought, no? But ito naman, the words will influence the thought. So, balik na doon siya. So, I think, ano naman po yung dynamic po yun. Okay. Now, before tayo magpunta, kasi tatanungin natin si Attorney Raj about yung Vertido case, no? Pero before that, yung sa law muna, kasi nabanggit mo naman, Attorney Raj, yung nasa Constitution siya. Pero, aside from that, may ano yung mga ilang examples ng relevant laws natin na medyo sabihin natin na attempts din ng Pilipinas para mag-comply doon sa CEDAW. Yes. Opo. So maliban po doon sa Constitution which is yung ating fundamental law, no? Yes. That was I think the landmark. Yung pong Magna Carta of Women, no, which seeks to reproduce parang kina-cut and paste niya. Yung mga provisions po ng CEDAW para hindi na po magtatanong yung mga tao. Sandali, international. Applicable ba yan sa Philippines? Wala na hong tanong.
nireproduce na ng Congress. At saka in-specify niya paano mag-apply yung CEDAW provisions sa Philippines. So napakaganda po ng ginawa ng Kongreso noong 2009. Very progressive po yung ginawa. But marami pa pong additional laws. Ano? Yung, for example, yung reproductive health. Kasi it gives women, it empowers women to give them information, resources, access, and basically the freedom to make decisions over their body. At marami pa po na in fact, yung ano, our Republic Act 9262, yung VAUSI. Yes, for sure. Opo. Kasi napakarami pong nabibiktima, no? Doon ang talagang parang modern day ho yun na parang slavery na rin ho yun, ano? Kasi you're supposed to be happy in, yeah, in you enter into a relationship to be happy. But there you find the tragedy, no? Yeah, so, parang Okay. Sige, sa case na ba? Kasi meron ako tanong. Okay. Kasi this, siguro public knowledge na, na while it is true that the Philippines committed itself to this, of course, aware naman tayo na we have different cultures and religions in the Philippines. Mm-hmm. And some of these cultures and religions, syempre iba ang trato sa sa kababaihan versus sa kalalakihan. Siguro in many highly urbanized, westernized, and maybe Christianized cities, ayan, medyo makikita natin yung equality. But how about dun sa mga areas in the country, like in Mindanao, yung mga Muslim communities and all that, which are deeply rooted ang kanilang kultura sa kanilang religion. And in their religion, talagang merong, alam mo yun, sorry for the word, discrimination or classification. So, paano yun? How can the Philippines try to, you know, also extend itong equality dito sa mga cultures or sa mga religions? Yes. Thank you po, Attorney Al, no, dun sa pagbanggit mo. Because there are many rights being protected under our Constitution and our, under the laws passed by Congress. So under the Constitution, nandun po yung women's rights. At the same time, meron din po tayong freedom of religion. Ano? So ang kailangan pong gawin would be on a case-to-case basis. Pag may conflict po dun, ano? Pag nagsasabi na, wait, your right to religion, your freedom of religion is interfering my right to my right as a woman. On a case-to-case basis, yun lang, we need to prevent people from taking the law into their own hands. We may have to bring the dispute to the dispute resolution authorities, katarungong pambarangay, or maybe sa religious, maybe ano sa nila. Court, no? Where the court will then have to weigh the different interests. So on one hand, right, freedom of religion, because we also want people, no, to be fulfilled in what they do. If they have a belief in a certain, feel strongly about it, we should allow them. So long as, of course, there are limits to everything. Pero I think ang makaka-decide po yun, mga tulad ni na Judge Jing, no, yung balancing of those interests. But I think depende po sa facts. No? Parang mahirap po mag-sagot na dapat ito yung prefer natin. Ito yung prefer natin in all instances. Correct. So kasi parang pinumbra ho yun. Parang gray area nagmimix yun. Hindi lang po sa religion at saka sa women's rights. Any po yun. Correct. Ang ganda na sagot. Pag-usapan rin yung mga case-to-case basis. Babalikan ko itong mga cases na medyo relevant yung SEDA or nabanggit na discuss ng Supreme Court. Although baka meron pa nga doon. Like yung Alanis case at saka yung Humawan cases case, Attorney Raj. Briefly lang, paano tinakel nitong dalawang kasong ito yung SEDAW? Paano na-incorporate doon sa decision? Sige. Yung pong Alanis, yun po yung late, the later of the two cases ano, decided by the Supreme Court in November 2020. And it involved a legitimate child. So, as we all know, a legitimate child is supposed to use the father's surname. Eh, dahil naghiwalay yung magulang niya, he grew up with his mother, so, parang mama's boy siguro, no? At ayaw niyang ma-associate sa father. Sabi niya, gusto ko i-change yung surname ko. Gusto ko gamitin yung maiden surname ng mother ko. Punta siya sa court. Sabi ng court, denied. Kasi under the civil code, legitimate children shall principally use the surname of their father. Sorry. Punta siya sa court of appeals, denied. Pag-akit na sa Supreme Court, inulit niya yung kanyang mga arguments. Yung mga sa arguments niya kasi, binabanggit niya yung SEDAW. Sabi niya, meron akong rights under SEDAW. Siguro si Philippine Court is thinking, sandali, international law yan. Parang Philippine Court ako. Philippine law lang ina-apply ko.
So pinaliwanag ng Supreme Court na tama naman si Alanis sa kanyang argument. He's invoking rules of international law, including CEDAW. Tama yun kasi Philippine law na rin yan. No? So may rights talaga tayo under CEDAW. No? So particularly sa kanya, yung discrimination against women na kapag legitimate child, surname ng father. Hindi ba pwedeng, pwede rin yung nanay? Correct. Equal naman yung men and women before the law. Eh. So maganda po yung sinabi ng Supreme Court na we have this obligation and yung obligation na yan under CEDAW to eliminate discrimination, in this case reflected dun sa priority ng use ng father surname, is an obligation not just of the executive branch, but it's also an obligation of the judiciary. So doon po yung sabi ng Justice Leonel. So napakaganda po ng Alanis. Oo nga, nakakatuwa. Tsaka ano yun, kasi diba itong si Alanis, yung nagpetisyon, lalaki ba? Lalaki yes, siya. Lalaki. So medyo unique, ano? Diba, invoking women's rights. Yes, correct. Invoking women's rights under the CEDAW. Kaya ang ganda nitong Alanis case. Yun naman pong sa humamaw case, sa criminal case, ano, it involves husband and wife. And yung husband, feeling niya, meron po siyang all-powerful siya, gusto niya ang makipag-sex sa wife niya, no? Kahit ayaw ng wife. So sa kanya, eh, asawa kita, wife ka, dapat kung ano gusto ko, masusunod. Ako ang padre di pamilya. So kinasuhan po siya ng rape. Kasi pinilit nga niya yung wife niya. And sabi ng Supreme Court, tama yan. Hindi porket asawa mo, kung ano gusto mo, gagawin na. Kasi may rights din. Individuals have human rights, no? And if you get married, doesn't mean you surrender those rights, no? So a married man may still be guilty of rape if he will force himself upon his wife and will have sex without the wife's consent. So napakalaga po yun. And based din po yun on Philippine law at the same time, yung provisions po na international law. Correct. Okay. Nabanggit din doon. Yung ano lang, gusto ko lang anuhin yung judicial attitude or philosophy dun sa Alanis. Kasi civil code. So sabi ng Supreme Court, itong sa apelido, parang discrimination against women to na kung we always insist on the father surname lang. Yeah. Diba? So dapat din, meron ding option na magamit din yung apelido ng nanay. So therefore, it also protects the rights of women to have their surname be carried through generation, so to speak. So is this para a beginning of a revisit of this seemingly anti-women provisions sa family code, like sa property relations, like sa like who administers the property, dun sa yung use of surname by a married woman, di ba? Nandyan yan. At sa kung ano-ano pa, are we seeing more? Pero syempre, this is a judicial initiative eh. Pero unti-unti din ba siguro nating makikita na i-reinterpret ng Supreme Court itong provisions ng civil code that are, you know, perceived to be anti-women? Yes, I think this is not the start. This trend has been going on, but it's definitely a landmark. And it is in this case, in this decision, where the Supreme Court, Justice Leonel, explicitly said that we have an obligation and the obligation is shared by all branches of government. So napakalago po yun, signi-signal po sa courts, no? Na wala namang amendment sa batas. The text is still the same. But when we interpret the text, kailangan you have to keep in mind our international obligation. So sa palagay ko po, signal po ito at mukhang magkasimula na po. No? I think matuloy-tuloy. And if more judges are aware of their obligation as part of the government, and we'll have fairer outcomes of judicial decision. Ang dami pa natin sanang gustong i-discuss. Pero ano, I know we are running out of time. Ano natin ibang questions. Pero meron kasi isang landmark case dito sa CEDAW na hindi Supreme Court eh. Ito yung Vertido case. Kasi nga, hindi siya talaga umabot sa courts because medyo ano tong case na to. Natalo siya sa courts. Siya yung complainant. Kasi siya rape case to eh. Ayun. So, Attorney Raj, would you like to enlighten? Brief na lang kung ano tong Vertido case na to. Kasi importante tong kasong to. So, yung pong Vertido case began with a criminal case in the Philippines involving the rape of Karen Vertido, and the rapist was acquitted. And yung reasoning ng court in acquitting the rapist was that, you know,
pwede ka namang tumakbo eh. Yeah. Or hindi ka naman resist. Lumaban eh. Yes. Or matandaan yun, kaya pa ba niya talaga yan? Yeah, mga ganyan. Yeah. No? So, yung sabi ni Karen, sandali, yung Vertido, Miss Vertido, mm-hmm. sabi niya, sandali, parang inakwit mo siya mm-hmm. na ginagamit mo mga myth ba? Mm-hmm. Mga stereotype. Mm-hmm. Na which is based on culture, which is anti-woman. Mm-hmm. So, para ang bigat ng obligation na ini-impose mo on a victim mm-hmm. na kailangan palagi may resistance. Talagang kamutin mo, sakitin mo, marunong ka mag-jujitsu ba? Ano bang, yeah. bang wrestling ka? Bago mo masabi na nag-resist po siya. Yes. Okay, so para yes. ang bigat yes. ng burden, ano? So, anyway, natapos po yung criminal case mm-hmm. sa Philippines kasi na-acquit na. So, pag na-acquit, alam natin, tapos na ko yun, ano? Mm-hmm. Unless he, in rare instances, pwede mong i-appeal, no? Mm-hmm. But sobrang malabo na ho yun. But usually, pag-acquit, tapos na. Mm-hmm. So, ang ginawa po niya, nagpunta po siya sa international organization, mm-hmm. sa UN. May committee po doon mm-hmm. ng 23 experts that mm-hmm. they look at the implementation of this international agreement yeah. by each country. Mm-hmm. So, nag-communicate siya doon. Sabi niya, may problema, may violation. So, nag-agree mm-hmm. naman po sa kanya mm-hmm. yung committee. Sabi mm-hmm. niya, tama. Mukhang yung acquittal is based on old-fashioned yes. stereotypes yeah, against women. Correct. So, sinabihan po si Philippines, yeah. please consider amending yes. your law. Mm-hmm. And please ensure na ma-protect yung rights through correct. Speedy disposition of cases. Correct. So, correct. Napakaganda po. Highlight po yun, not just for the Philippines, but for all countries that are parties to CEDAW. Yeah. Because it illustrates mm-hmm. ano ba talaga yung obligation ng isang state. Mm-hmm. when it comes to a rape case. Yeah. Okay. Okay. Ang ganda. Maganda. Kaya landmark maganda. Din yung Vertido. Kaya sana, you know, sa mga nag-aaral din ng law, sana hindi na maulit yung mga standard statements ng courts na she's a barulas. Mga, hindi ba mga ganun statement? Mga incapable na, of. Na. Yung mga antiquated na parang kailangan talaga you are a woman of virtue to be mm-hmm. the victim of rape. Yeah. Yung mga ganun. Sana wala nang ang ganun. No? Na makikita tayo sa mga desisyon. I mean, dapat fair lahat. No? Mm-hmm. May isa rin pong court decision. Si Supreme Court in the Espino case, sabi niya, even a prostitute can be correct. A victim yes. of rape. Tama yeah. naman po yun. Correct. Kasi correct. Kung hindi nag-consent ang tao, kahit ano man yung background niya, rape po yun. Kaya, ayun. Examination na talaga. Okay. Napaka-fruitful na ating yes. discussion. True. Sobra. And so, this is just a start. No? As we have said, imagine 1981 yung CEDAW, and then we are still seeing its seeds no, grow and then finally find fruit no, in our laws, in the judiciary, and even in people's attitude. Mm-hmm. So that's why we are very, very thankful no, for our guest, Attorney Raj, no, for sharing his knowledge and his time, of course, with us. In today's episode of People's Court. Yeah, ako, I agree, Attorney Al. And super thanks talaga, Attorney Raj. Now, before we end, meron ka bang parting words or words of advice to our kahuntahans about this topic? Kasi napaka-interesting at importante nitong topic na to. You may now address our kahuntahans. Mm. So, sa mga kababayan natin, yun pong laban natin to eliminate discrimination is to me the civil rights of our time. This is a battle, not just by our women, but for all of us. And until all of us are free from discrimination, none of us are free from discrimination. Oh, nice. Ang galing. Yeah. Thank you so much. Parang gusto ko siya i-quote, no? Parang gusto ko siya gawing bumper sticker. Oo, nga, ang galing. Thank you very much, Attorney Raj. And mga kauntahan, thank you rin very much for joining us this week. So see you all again next week. Ako po muli si Attorney Al Jumrani. Ako, maraming salamat ulit, Attorney Raj. Ang ganda nung sinabi mong yun na huli na yun nga pang, parang quotable quote talaga siya. Thank you very much. And we will surely invite you again to another episode, future episode of People's Court. At sana papaunlakan mo kami ulit. Thank you po, Judge Jing, Attorney Al. I'm honored. Ayan. Thank you very much. At sa inyo po mga kahuntahan, maraming salamat po ulit sa inyo. Sana po ay marami kayo natutunan sa episode natin today. Ako po muli si former Judge Jing Oyenco Nolasco. Samahan niyo po kami ulit next week dito lang sa show natin na For the People, By the People, of the People. This is the People's Court.